Guys, welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective, for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general reading for collective. Your energy at this time. Okay, Two of Cups, The Fool, okay. Nag-re-wish ka, no? Kumbaga, you're fearless pagdating sa pag-ibig. Hindi ka natatakot na makipag-relasyon. Na may love. Willing ka mag-take ng risk or may pag-risk taker ka pagdating sa love na para mahanap yung kamatch mo or para makasama yung person na meant for you, na the one, na person na may balance or yung pair mo ba, a person na meron kayong mutual understanding. Yun. A person na magpapatibok ng puso mo or nagpapatibok ng puso mo. So, yan. So, what we have here is Cancer, Scorpio, Pisces. So, your main energy. Five of Wands in reverse. Ten of Wands in reverse. Okay. Puro in reverse to. So, meron ka mga nil-leave na baggage. Maring yung galit, burden, conflict, yung sama ng loob, yung kumbaga willing kang makipag-ayos, makipagbate, yung hindi makipagtagisa ng ego, pride sa person mo, yung parang ganyan. So maybe it's your past person, you're dealing with your past person, and nililive mo na yung mga baggage eh. So ibig sabihin mga burden, mga yung mga galit mo, or yung mga kumbaga nirelease mo na yung anger mo, yung mga pinag-awayan nyo, yung ganyan, no? Yung mga disagreements, yung mga hindi mo nagustuhan sa kanya, parang kinalimutan mo na yung ganon. Ganyan. So, anong main energy mo dito? Walang tao lumabas eh. Anong main energy mo? The Judgment in reverse and the Four Pentacles. Okay. Naka-hold on ka. Ayaw mo bitawan kung ano yung mahalaga sa'yo o para sa'yo yung mahalaga, no? Na kumbaga importante 'yan sa iyo, and you are clouded by fear na mawala 'yan sa iyo. 'Yan ka. Na mahalaga sa iyo yung kumbaga ano kay keeper ka. Ayaw mo mawala sa iyo yung kumbaga kung ano yung it will make you feel stable, no? Patulad ng person, kung meron kang person na minamahal, no? Kung kunwari kahit past person mo yan, ayaw mong i-let go yan kahit na hindi na okay yung situation nyo kasi still mahal mo pa rin siya. Ano bang reason mo? Still gusto mo pa rin talaga magkaroon ng union sa inyo dalawa. Ano bang reason mo kung bakit ayaw mong i-let go? Naniniwala ka na magkaroon pa yan ng new beginning, guys, eh. Na magtatagumpay pa yan, eh, no? Na mag-work out pa yan na magkakausap din kayo yung dalawa, mawala din yung samaan ng loob nyo, mawala din yung tampuhan, no? Na na magtatagumpay din, no? Na magkakaroon din niya ng a victorious new beginning, yung ganyan. Or magiging clear din yung isipan yung dalawa na makapag-isipan nyo na hindi nyo na kailangan i-ghosting pa yung isa't isa. Lalo kung ghosting ka ng person mo na still hold on ka kung kailan ka kausapin ng person mo, yung ganyan. So, yan. So, what we have here is Libra, Gemini, Aquarius, and Virgo, Taurus, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Scorpio, Pisces. Sa mga nagtatanong po dyan kung legit ito, of course, legit po ito. Hindi po ako kumagawa-gawa ng kwento. Based lang po sa kung ano yung lumalabas na sa cards, no? Bakit meron po bang ano? Peke? Na tarot reading?
meron bang ano, yung tawag dito, yung gumagawa lang ng kunwari, nagre-reading lang. Sa akin po, hindi ako gumagawa na ng kung ano lang yung lumalabas sa card. No? So, binabasa ko. Baka kanino lang yung energy yung napipick, and then yun yung lumalabas, yun yung nare-readingan, parang ganyan. So, kung may pare-pareho yung situation, hindi makaka-resonate po, ganyan na lang, no? So, yan. Mas better po mag-comment kayo para makukuhaan ko din kayo ng energy ng paminsan-minsan. So, yan. Kasi general reading po ito, kung kaninong energy lamang yung makukuha. So, yan. Kasi may mga nagtatanong, nababasa ko sa comment section, kung legit ba ito? Parang legit. Opo, legit po talaga to. Hindi po to, ano, hindi po to peke. hindi ako kasi peke na klase ng tao eh. So, yan. Totoo po ito, no? Totoo na reading. Hindi naman to. Kung makita nyo kung ano yung lumalabas, yan yung binabasa ko lang yung card. So, yan. And ginagamitan ng intuition, no? So, yan. Let's see kung may person ka ba dito. Meron. The Fool. Queen of Cups. Ay, yung person mo ay parang unemotional or parang wala sa mood. No? Wala sa mood to. Mga ganito. Or cold. Medyo cold. Ganyan, no? Cold siya. And what's with the Fool here? Sa energy ng person. Meron. Yan yung gusto mong actionan or gusto mong take ng action yun sa person mo na yan eh. Parang foolish yung ugali niya, guys, no? Yan yung tao na may parang foolish na padalos-dalos, no? The Fool. Yan yung tao na parang hindi nag-iisip, no? And unvictorious yung person mo in reverso. Meron kasi siyang mga insecurities, kaya siya nagiging cold, unemotional, alam niyo, parang envious type or na-insecure siya. Hindi naman siguro sa envious, pero may mga insecurity siya na parabang, alam niyo yung tao na pagtingin niya sa sarili niya, hindi siya ganun ka-attractive. And then, pinagkakainitan niya yung ibang tao, nainis siya sa ibang tao na tingin niya attractive, ganun yung person mo dito na tingin niya sa sarili niya, wala siya na-achieve, parang mga ganyan ba. Yung parang or less achiever siya, or else kung ano man itong mga insecurities niya, may mga nakikita siya sa sarili niya na negative, no? And then, naiinis siya sa iba, or maybe sa'yo, no? Maring ikaw yung pinagbubuntunan niya ng mga insecurities niya. So, ganyan, parang foolish yung ugali. Ganyan yung foolish eh, no? Minsan nakakagawa ng hindi tama, minsan nga ay pang-harm ng iba dahil sa insecurities or walang pinagkaiba niya sa inggit, no? Dahil mababa yung self-esteem niya, mababa yung tingin niya sa sarili niya, this is someone na nagiging aggressive pag natatamaan yung ego niya, no? Ayan. Ito yung person na parang tingin niya sa sarili niya, wala siyang narating, or wala siyang mga achievements, hindi siya matagumpay sa buhay, ganyan. Hindi siya ganun ka-attractive, hindi siya goal-driven, hindi siya successful. Ganun, may mga ano siya, insecurities. Well, Leo, Aries, Sagittarius, Scorpio. Anong feelings ng person mo sa'yo ngayon? Dahil sa insecurities niya yan, hindi to nagko-commit, guys. It's because of his or her insecurities. Cold siya, para siyang bitter. Na, ano ba ugali ng person na to, maliban doon? Maybe parang player to, with the King of Wands. Knight of Wands. See, this is someone na hindi nagko-commit or pang short term lang gusto kasi dahil sa insecurities niya, hindi to na-heal, may bitterness to sa puso ng person na to. Alam niyo yung taong
nagiging narcissistic, mababa yung self-esteem daw niyan. Mababa yung self-worth or walang self-worth, parang ganun. Kaya ganyan sila, no? Parang ang daling matamaan ang ego nila. Ganun daw yun eh. Pero, etong person mo, pag makipagrelasyon to, ano siya eh, paiba-iba ng relasyon, no? Parang tunay, totoo. Parang sweet, no? Ang pagrelasyon, akala mo ay totoo. Siguro may issue to. Or may psychological problem, mga ganyan. This is someone na cold. What's with the King of Swords energy ng person? Parang walang emosyon pagdating sa sa'yo. May galit. May inis. Sabi ko sa'yo, may inis yan eh. May insecurities yan eh. Oh, parang ma-pride itong person na to na yung dahil sa insecurities niya, natatamaan, nasasaktan siya, natatamaan yung ego niya. Para bang gusto niya, sinasabi niya sa sarili niya na gusto niya yung mag-isa lang siya, yung ganyan, na hindi kanya kailangan sa buhay niya, na mas contented siya, mas happy siya, mas malaya siya, mas maganda yung buhay niya pagka mas malaya siya or na-enjoy niya yung buhay niya na mag-isa or single. Kaya ganyan siya makipagrelasyon, papalit-palit or hindi tumatagal. Pero ang totoo, may issue yan. Yung mga ganyan tao. No? That's his or her choice sa buhay niya. Ayun o. Natamaan yung ego na to with the death card. Nasaktan. Tamaan yung ego niya. Ayan. Yes, ganyan siya. Hindi siya, para pang player type, uncommitted. Not willing to commit. Not willing to settle down. Unwilling to settle down. Ganyan. Hindi siya nag-settle down, yung ayaw yung bumuo ng pamilya, gusto niya, tikim-tikim lang, paiba-iba ng relasyon, laro-laro, happy-happy, enjoy-enjoy, ganyan. Yung parang kung saan lang siya dadanhin ng hangin, kung saan siya liparin ng hangin sa ulo. So, yan. What we have here is Leo, Cancer, Scorpio, Pisces, Taurus, Virgo, Capricorn, and Scorpio, Libra. Ayan. Let's see kung ano yung feelings mo sa person na yan, sa person mo. Ace of Wands. Oopsie, sumuko ka na nga eh. Sumuko ka na dyan sa person mo na yan kasi hindi siya nagtitake ng action eh. Walang action from your person. Napagod ka na. Pagod na pagod ka na. Maybe mentally, emotionally, psychologically, pagod ka na sa kanya. Kasi paano toxic yan? Hindi pa na-heal yung person mo na yan. So, yan. Parang gusto mo na mag-give up. Pagod ka na nga eh. Gusto mo na magpahinga. Gusto mo na sarang mag-end yung habol-habulan nyo or yung taguan, ganyan. Na kunwari, siya yung nagtatago. Siya yung nag-hide. Ikaw yung nagsisik. Hide and seek. Yung gano'n. Hindi mo alam kung saan mo hanapin, saan mo hagilapin. Yung gano'n. Pagod ka na. Parang sinukuan mo na. Napagod ka na sa kanya. So, pero ano kay fearless ka, no? Gusto mong magkaroon pa rin talaga ng union, no? So, yan. Hindi ka natatakot masaktan sa pag-ibig. Hindi ka natatakot. Willing ka mag-risk pagdating sa iyong minamahal. Pero napagod ka na nga eh. Maybe kakaantay. Kakatsaga. Wala namang nilaga.
Ganun. So, let's see. Ano naman yung nais niya mangyari sa inyong dalawa? Meron ba siya nais mangyari sa inyong dalawa? Para pag positive no? Walang Diyo. Kaya yung swords. The strength. Magalit sa'yo, ang mainis sa'yo, ang maglagay ng boundary, ang maging cold sa'yo. Ang totoo, kulang sa lakas ng loob yung taong to eh. Kulang sa courage, kulang sa bravery. Parang puno ng takot to. Takot siyang mag-settle down. Bakit? Alam, may takot to eh. Takot mag-settle down yung person mo. Bakit? Takot siyang ma-in love. Makulog. Takot siyang yung hindi siya makarecover, no? Pag iniwanan siya. See? Kaya siya naging player. Kasi meron yung experience. Maybe may trauma pa yan. Sabi ko may issue pa yan. May issues pa yan eh. Naging bitter yan para naglalaro na lang. Kunwari ay may asawa siya dati. No? Or jowa. Pwede jowa, no? Na iniwanan siya. Tsaka naging cold siya. And then ang ginawa niya ay para naglalaro na lang. No? And then nilalamdam niya pa rin yung pag-iwan sa kanya. No? Asawa niya or jowa niya dati. Yung ganun. Na para bang binubunton niya sa mga current karelasyon niya na hindi naman siya nagsiseryoso. Kasi meron sa puso niya na hindi niya ma-forgive o hindi niya makalimutan yung ginawa sa kanya, yung ganyan. Yan yung taong mahirap mag-move on, hindi nakaka-move on, hindi pa nag-heal. Ginagawa nga panakiputas yung iba. Ganyan siya. Wala kasahan sa ngayon dyan, sa person na yan. Pero tingnan natin kung ano yung mapapasok sa buhay mo. Two of Pentacles. Ay! May offer dito, guys. Kung yung person na yun, wala yun. No? Maybe this is a new person. Or kung galing man sa past to, may iba ka pang nakarelasyon in the past, ay pwedeng babalik siya, ganyan. Asensya na guys, at ano yung lalamunan ko. So, ayan. King of Cups. Ito yung paparating sa'yo. Someone na matured na emotionally. Totoong magmahal to. Understanding na person. So, it's a person. Hindi to, ano eh, yung nagkakaroon ng doubt. Ganon kasi pag mature na emotionally, yung hindi immature pagdating sa relationship. Ito yung person na mamahalin ka nito ng tunay, totoo, malalim, deep, and sincere. Kasi King of Cups yan eh. And napaka-understanding pa niyan. And hindi yan yung pag makipag-relasyon or papasok sa relationship, yung magkakaroon pa ng doubt kung iseryosohin ka niya or hindi. Ito ay pag pumasok ng relationship to, decidido to. Hindi to player na klase ng tao. King of Cups yan eh. So yan. This is someone na loving, nurturing. This is someone na maramdaman mo talaga yung mamahalin ka niya. No? And hindi mo maramdaman yung mga pinaramdam sa iyo ng isang person. So, ayan. What we have here is Taurus, Virgo, Capricorn. Yung hindi siya nagja-juggling, hindi siya naglalaro. Hindi katulad ng isa. Yung ganon. Kumbaga, pag nag-decide to, mag-decide agad yan. Ayaw niya nga maglaro. Ayaw niya nga hindi siya fool. No? Hindi siya foolish. So, ayan. Ito yung person na mature na emotionally and mentally. So, ayan. And, may pagka-sensitive pagdating sa pag-ibig. So, may empathy din to. Hindi to selfish na tao. So, yan. Scorpio, Taurus, Virgo, Capricorn. Kilala ka na ba niyan? At kilala mo na ba siya? Yung King of Cups na yan? Kilala na ba kayo ng King of Cups na yan? Ay, hindi pa. Darating lang yan, no? Ayan yung kamatch mo. Queen of Cups ka.
Queen of Cups yung sa'yo, yung energy mo dito. Kumbaga yan yung kamatch mo, match kayong dalawa eh. Hindi nyo pa kilala yung isa't isa, pero yan yung darating sa buhay mo. So yan guys, mga kailan darating sa buhay mo yung King of Cups? Bagay kayong dalawa na sensitive, emotional, at totoo magmahal, no? Deep magmahal. Pagka nilet go mo na, no? Pagka, pag naglagay ka na ng boundary, ng defense, or pag hindi mo na pinapasok pa sa buhay mo, pagka, pag tinapon mo na talaga, no? Five of Cups to, pero pag tinapon mo na talaga, you let that toxic person go sa buhay mo na. Kumbaga, i-leave mo na yung mga alaala niya, kalimutan mo na yon, yung ganun. Tsaka papasok yung tamang person para sa'yo. Na, kumbaga, protective ka na sa sarili mo, no? Na mahal mo na yung sarili mo, binavalue mo na yung sarili mo, na importante na yung sarili mo sa'yo, yung ganyan. Pag pinili mo yung sarili mo, no? Pag pinili mo yung safety mo, pag pinili mo ang sarili mo, no? Pag pinili mo yung peace of mind, yung ikakaluwag ng dibdib mo, yung ikakatahimik ng isip mo. Yun, pag yun yung pinili mo. So, yan. Ano pa? Pag ayaw mo nang tanggapin yung past person mo na yun, na toxic. So, ayan. Siya kapapasok yan, yung King of Cups na yan. So, ito na lamang guys for collective readings sa mga baguhan po dito sa akin channel. Please do subscribe at huwag po ninyong kalimutan i-click ang bell button nang sa ganun manotify kayo sa mga susunod na videos ni upload ko at paki-like naman po at paki-comment na din sa ating comment section box lalo na sa mga nakaresonate sa reading nito.